Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa panahon na ng Season of Creation. Ito po ay ginagawa natin taon-taon. Mga 6 na linggo taon-taon ang Season of Creation upang ipaalaala po sa atin ang kahalagahan ng pangangalaga natin sa kalikasan. Ang kalikasan po ay regalo ng Diyos sa atin. At sa kasawayang palad, inabuso natin ito. At dahil dyan, nararanasan po natin ang climate change, ang global warming, at ang kalagayan natin ay napakapeligroso na tayo ay nasa climate emergency na. Kaya baguhin na po natin ang takbo ng ating buhay. It should not be business as usual. Kaya ang panawagan sa atin ay ecological conversion, pagbabago sa ating pananaw at sa ating pagkilos sa mundong ito para hindi na po tayo gagatong pa sa climate change na nangyayari. Kaya po pag nilayan po natin ang nangyayari sa atin itong climate emergency ito, at ano naman ang panawagan ng ecological conversion? Anong ibig sabihin ng ecological conversion para sa atin? Sana po dumating ang mensaheng ito sa ating puso, sa ating pag-iisip ngayong panahon ng Season of Creation. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa panahon ng Season of Creation. And during this time, we reflect on our environment, on ecology. We have to admit that we are no longer in a climate crisis. We are in a climate emergency. It is not just a crisis, it is not just a problem. It is an emergency. And we can compare this emergency to a situation when our house is burning or when a member of the family gets COVID. We have to take action immediately. Hindi tayo na sa panahon ng pagplaplano. Nasusunog na ang bahay. May sakit na ng COVID. Kailangan na tayong kumilos at kailangan na magbago ang ating buhay. Kapag ang isang member ng family ay nagka-COVID, magbabago ang buhay natin. Iko-quarantine siya o tayo mismo yung magka-quarantine. Maging maingat na tayo. Kapag ang bahay ay nasusunog, ay talagang tatakbo tayo. Ililigtas ang mga mayroon tayo o papatayin yung sunog o magtatawag na tayo ng emergency sa kapitbahay o sa bombero. It is not just business as usual. So if we are in a climate emergency, it should not just be business as usual ang buhay natin, ang takbo ng buhay natin ay kailangan magbago. And we can see this emergency everywhere. Nararanasan na po natin ang init ng panahon. Talagang umiinit ang panahon. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Pero hindi lang dito. Itong init ng panahon ay nararamdaman na rin sa Africa, sa China, sa US, sa Europe. Nandiyan po yung unprecedented rains. Mga baha. Baha sa China, baha sa India, baha dito sa atin.
yung mga monsoon rains ay napakalakas at napakahaba. Nandiyan din po sa ibang mga bansa ang extreme cold. Kapag dumating ang winter, ay talagang ang haba ng winter, maaga pa, o tapos na dapat ang panahon ng taglamig ay taglamig pa. At nababalita na po sa atin, the melting of the polar ice sa South Pole, sa North Pole, ay natutunaw na ang mga yelo, bundok-bundok ng mga yelo ay natutunaw na. At dahil sa natunaw na yon, saan pupunta yung mga bundok na yelong yon? Ay pupunta sa dagat. Kaya tumataas ang water level. May mga bansa na, may mga isla na sa Pacific Ocean na natatabunan na ng tubig. May mga maliit na bansa na lumilikas na sila. Tulad ng sa Nauru. Kasi puno na ng salt water ang kanilang mga lugar. Marami po mga forest fires. Forest fires na babalitaan natin sa Brazil, sa Australia, sa US, kahit na nga sa Europe. So ito mga pagbabagong ito ay nakakabahala. At marami na po mga scientists, the majority of them conclude that this global warming, this climate change is caused by human activities. Hindi ito natural sa mundo natin. May ginagawa ang tao. Dahil po sa ating pagsusunog ng fossil fuels. Kaya nagkakaroon ng greenhouse effects. Totoo, mayroon po tayo mga climate deniers. Climate change deniers. Pero kokonti lang ito at marami sa kanila ay bayaran pa ng mga fossil fuel companies. Malalaking mga kumpanya na nakataya ang kanilang kita sa pag-extract ng fossil fuel. Yan ang Shell. No, nandyan yung Caltex. At marami pang ibang mga companies. At ito'y nababayaran din ng mga big mining companies. Sila rin nakakasira sa pagmimina. At sila yung nasasabi na wala namang itong changes na ito. Hindi naman ito human activities. Kasi gusto na ipagpatuloy ang pagmimina. At alam po natin, ang pagmimina ay talagang nakakasira ng environment. Yan po ay binababayaran din ng big agribusiness companies who cut down forest for their soybeans, for their corn plantations, for their palm oil plantations, for pasture lands. Kaya niyan dyan, mga forests ng Indonesia, mga forests ng Papua New Guinea, ng Amazon, ay kiniklear nila para lang magkaroon ng taniman sa mga palm oil, sa mga soybeans, magkaroon ng mga pasture land sa kanilang mga baka, sa kanilang mga sheep, mga tupa, para sa kanilang business. So, maliwanag po na itong pangyayaring ito ng pagbabago ng klima ay dahil din sa ating human activities na paraging bumubuga ng mga gases sa ating environment na nagkakaroon tayo ng greenhouse effects at pagpuputol ng ating mga puno na wala na mag-aabsorb ng mga carbon dioxide na ating nilalagay, no, sa ating environment. At namamatay na rin ang ating karagatan. Dahil sa pollution, ang dami ng mga plastic na nandoon. At dahil po sa climate change, pati na ang dagat natin ay mas nagiging mainit at marami pong mga corals ay namamatay. At alam po natin, ang corals, dyan po nangingitlog ang mga isda. At kaya nga, kapag namatay ang mga corals, apektado po yung mga isda. Naapektado din tayo kasi tayo naman kumakain ng mga isda.
As Christians, we cannot just stand by and watch this happen. For the sake of the next generation, for the sake of the poor who are the immediate victims, and for the sake of our faith, we cannot just close our eyes and do nothing about this. Kaya we Christians are called for ecological conversion, and we call for conversion from all. Para po magbago, dapat baguhin natin ang pamamalakad ng ating buhay. Our faith tells us that the environment is a Christian concern. Sinabi po ni Pope Francis sa Laudato Si, Christians realize that their responsibility within creation and their duty towards nature and the Creator are an essential part of their faith. Tandaan po natin, essential part of our faith, hindi lang peripheral. No, ang ating pananagutan sa creation. At bakit naman ganun, essential to our faith? Because bahagi po ng ating pananampalataya, naniniwala tayo that human beings are created with a mission to care for the rest of creation. Yan po'y ibinigay sa atin ng may likha. Nilikha ang tao na may misyon bilang tao, hindi lang bilang Kristiyano, bilang tao na pangalagaan ang lahat ng nilikha. So may misyon tayo. Kung hindi natin ginagampanan ang misyon ito, nagkulang tayo. Hindi lang para sa ating mga tao, ngunit para sa kalikasan sa buong mundo. Pangalawa, ito po'y ayon sa ating pananampalataya that the reference point of creatures is not only human beings. Ang tawag po dito, anthropocentrism, na ang lahat ng mga bagay sa mundo ay nakasentro sa tao. Ginawa para sa tao na dapat gamitin ng tao, hindi. But God as Creator, yan po ang sentro ng lahat, ang Diyos na siyang may likha. Its creature reflects the goodness, beauty, and love of God. Kaya, sinasalamin ng creature ang Diyos na may likha. Kaya kapag ang salamin ay nabasag, o ang salamin ay nadumihan, hindi na natin makikilala ang Diyos na may likha. Marami pong mga tao nakakakilala sa Diyos kahit na wala silang Bible, kahit na hindi nila nalaman ang pahayag ni Kristo o ang pahayag ng banal na kasulatan, nakikilala nila ang Diyos kasi nababasa nila ang nakasulat sa kalikasan. Nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang ganda ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng kalikasan na kanilang pinagmamasdan. At sinabi po sa atin dito ni Pope Francis sa Laudato Si, the ultimate purpose of other creatures is not to be found in us human beings. All creatures are moving forward with us and through us towards a common point of arrival, which is God. Human beings endowed with intelligence and love are drawn by the fullness of Christ, are called to lead all creatures to their Creator. Yan pong ating role na alagaan at dalhin ang mga nilisang nilikha sa Diyos na manlilikha. Kasi ang lahat ay pumupunta sa Diyos, hindi naman para sa tao. At pangatlong dahilan na dapat natin pangalagaan at basic ang pangangalaga sa kalikasan para sa ating mga Kristiyano is that by His resurrection, God has redeemed all of creation.
sa muling pagkabuhay ni Jesus, hindi niya lang po niligtas ang tao. Hindi niya lang niligtas ang kaluluwa. Niligtas niya ang lahat ng sangnilikha. Pinagbago ni Jesus ang sangnilikha sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. He transformed all of creation. All are brought to Him because of His resurrection. So, tatlo po na dahilan. Ang una is creation. We are created to take care. May mission tayo. Pangalawa, na ang dahilan ng sangnilikha ay patungo sa Diyos, hindi pa magiging tao. At pangatlo, niligtas ni Jesus ang sangnilikha. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, binago niya ang sangnilikha. Sinabi po ni Pope Francis, human life is grounded on three fundamental and closely intertwined relationships with God, with our neighbor, and with the earth itself. Yan nga po talaga ang buhay natin. May relasyon tayo sa kapwa, may relasyon tayo sa Diyos, may relasyon tayo sa ating kapaligiran. These three vital relationships have been broken because of sin, and this rupture is what we call sin. Nasira po ang mga kaugnayan na ito, at ang nagsisira niyan ay tinatawag nating kasalanan. So the harmony between the Creator, humanity, and creation as a whole was disrupted by our presuming to take the place of God and refusing to acknowledge our creaturely limitations. Instead of following God, we followed ourselves, what we like. At dyan na po nagsimula yung kasalanan. Hindi natin kinilala na ang Diyos lang ang may alam ng lahat. Gusto natin na tayo ang mag-dictate ano ang tama, anong mali. Hindi tayo sumunod sa Diyos na siyang pinanggalingan kung ano ang tama. Siya ang nagsasabi kung ano yung mali. Kaya nasira yung harmony na napakaganda sana noon. Katuwa ang Diyos nung nilikhaan niya ang lahat. Mayroong harmony. Ngayon, nasira na yung harmony yon dahil sa ating kasalanan. Dahil dyan, ang panawagan ay conversion. Sa harap ng kasalanan, ang panawagan ay hindi parusa. Ngunit conversion, pagbabago. At kapag tayo'y nagbago, hindi na kailangan ng parusa. At tinatawag po natin itong ecological conversion. Conversion sa ating pakikitungo sa environment, sa ecology. At itong tinatawag na ecological conversion ay may dalawang bahagi. It's both an individual conversion and it's also a community conversion. Kailangan pagbabago ng bawat isa sa atin at kailangan ng pagbabago nating lahat bilang human community. And there is an urgency kasi nasa emergency mode na tayo for this conversion. It should not be business as usual. So what would this ecological conversion mean? It would mean a change of paradigm of development from the present technocratic model. Pananaw ng development. Gusto naman natin ng development, pero anong klaseng development? Sa pananaw po ngayon, ang development natin ay following the technocratic model. Kung anong magagawa ng technology, gawin natin.
technology ang naging basihan. At kasama po ng technology ay nandyan yung pera. Ano yung kung saan tayo mas kikita, yan yung mas mahalaga. Hindi po ganyan. Dapat bago ang pananaw natin sa development. Hindi yung mas marami, hindi yung mas pagkakakitaan, hindi yung dinidikta sa atin ng technology. And with the change of paradigm, pagbabago ng pananaw, magkakaroon tayo ng pagbabago ng lifestyle, ng ating pamumuhay. And this will take political will. Dapat natin itong desisyonan. Kasi nasanay na tayo sa ganitong klaseng buhay. Kung kailangan magbago ang ating lifestyle, kailangan nating desisyonan na talagang baguhin ang lifestyle na yan. So sinabi po ni Pope Francis, ecological conversion means that the effects of our encounter with Jesus Christ become evident in our relationship with the world around us. Leaving our vocation to be protectors of God's handiwork is essential to a life of virtue. It is not an optional or secondary aspect of our Christian experience. Tayo'y Kristiyano kasi nakatagpo natin si Jesus. Tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, bilang ating Lord and Savior. Tayo'y Kristiyano kasi sinisikap natin na tularan si Jesus. Kung talaga nakatagpo natin si Jesus, ibig sabihin magbabago din ang ating relationship sa Diyos, sa kapwa at sa ating kapaligiran. Kaya nga, dahil sa nakatagpo natin si Jesus, dahil sa tinatanggap natin si Jesus, pangalagaan natin ang mga ginawa ng Ama ni Jesus. At ang kalikasan ay ginawa ng Ama ni Jesus. Kaya kailangan natin itong conversion na ito. As Christians, this is not optional. This is essential to our being Christians. Ang pagbabago ng ating relationship na igagalang natin ang ginawa ng Ama ni Jesus. Sabi natin ang conversion ay individual. Ang conversion ay personal. Ang conversion ay internal sa loob natin. Maganda ang sinabi ni Pope Francis, the external deserts in the world are growing because the internal deserts have become vast. So, external desert na nakikita sa pagpapatay natin ng mga forests, external desert na nakikita natin ng sa desertification, umiinit na, lumalawak ang desert. External deserts na nakikita natin na pati na ang ating mga karagatan ay puno ng basura. This all happened because the internal deserts among us is vast. Na nawala na ang sigla sa ating kalooban dahil sa kasalanan. Kaya kailangan mo nang magbago ang ating sarili. Na huwag na tayo maging sakim na naghahanap lang ng ating kaligayahan, na hindi tayo nakikialam sa mga nangyayari sa mga mahirap sa susunod na henerasyon na nangyayari sa mundo natin ngayon. But internal conversion is not enough. Individual conversion is not enough. We also need community conversion. Kailangan magtulungan tayo. No, bilang pamilya, bilang isang komunidad, bilang sangkatauhan. That's why social problems must be addressed by community networks and not simply by a sum of individual good works. Kailangan tayong magtulungan. Kailangan tayong magkaisa bilang community at lumalawak ang community para mapangalagaan ito. Hindi naman mapapangalagaan ang gubat ng iilang mga tao. Dapat communities ang mag-alaga ng gubat. Hindi naman natin malilinis ang karagatan kung iila lamang tayo. Pero kung mayroon tayong
paglilinis ng karagatan, marami ang kailangan. Kailangan din makipag-network. So, kailangan po natin ng community conversion. Kahit na ako ay hindi magtatapon ng plastic, kung ang lahat ay nagtatapos ang plastic, wala ka akong magagawa. Pero kung tayo ay magkasundo na hindi na tayo gagamit ng plastic, may pagbabagong mangyayari. Ano yung mga attitudes para magkaroon ng ecological conversion? Ito mas practical. Ano mga attitudes na makukuha natin? Magagawa natin. Una po, let us inculcate the attitude of gratitude and gratuitousness. Sana makita po natin na ang mundo ay gratuitous, walang bayad. Ang damo kapag tumubo ay nandiyan. Ang isda kapag talaga ay dumami ay napakarami ng mga isda. Ang hangin ay hindi natin binabayaran. Ang sunlight, hindi natin kailangan kumuha pa ng bumili ng vitamin D, no, para sa ating vitamins. Pumunta ka lang sa sunlight, walang bayad. Gratuitousness. At kung tayo po ay maging conscious ng gratuitousness of the works of creation, we become more grateful. Nagpasalamat na ba tayo dahil sa sunlight? Nagpasalamat ba tayo dahil po sa tubig? Nagpasalamat ba tayo sa ulan? Nagpasalamat ba tayo sa karagatan, sa mga isda? So, inculcate these virtues of gratitude and gratuitousness. And let us recognize that the world is God's loving gift. Talagang ang mundo ay regalo ng Diyos, regalo ng Kanyang pagmamahal. Ang regalo ba ay sisirain natin? Lalong-lalo na regalo ng isang nagmamahal sa atin? Kung makuha natin ang ganitong pananaw, ang ganitong attitude, we will do our best to take care. Kaya hindi natin sasayangin ng tubig, regalo ng Diyos yan. Huwag tayo magtatapo ng plastik kung saan-saan. Madudumihan ang regalo ng Diyos. Huwag tayong gagamit ng maraming mga bagay na makakasira. Tulad ng mga plastic, tulad ng kuryente na hindi naman natin kailangan, na mawawala ang regalo ng Diyos. So recognizing that the world is God's loving gift, and we have also to imitate the generosity of God in self-sacrifice and good works. Kung ang Diyos ay generous sa Kanyang mga regalo, generous sa sunlight, generous sa ulan, generous sa mga bunga ng mga puno, sa mga bulaklak, we should also be generous sa isa't isa. Generous sa pangangalaga ng mga bagay na ito. Generous in good works. So we imitate the generosity of God, which we find in creation, in whatever we do. And loving awareness that we are not disconnected from the rest of creatures. There is a universal communion. Hindi tayo hiwalay, hindi natin nakikita ako at ang kapaligiran. Ako'y bahagi ng kapaligiran. Kapag nasira ang kapaligiran, masisira din ang buhay ko. At yan po'y hindi natin nakikita. Parang hiwalay tayo sa kapaligiran. Kapag po dumumi ang hangin, damay ako dyan. No? Kapag po ay nasira ang mga kabundukan na mag-a-absorb ng oxygen, ng carbon dioxide at maglalabas ng oxygen, damay ako dyan. So we should be aware that we are connected to the rest of creation. Kung mayroon pong ganyang awareness, ya talagang magagalit tayo na sinisira ang kabundukan sa Tampakan, doon sa Davao. Masisira tayo. Magagalit tayo
na sinisira ang mga kabundukan doon sa Nueva Vizcaya sa kanilang pagmimina. Kasi bahagi yan ng ating buhay, hindi tayo magpapabaya na malayo sa atin. And there should be creativity and enthusiasm in resolving the world's problems. Totoo, malaki yung problema. Pero kung tayo ay may enthusiastic, kung tayo ay creative, may magagawa tayo. Hindi po inutil ang tao sa halip ng malaking problema na dala ng climate change. Kasi ang climate change ay hindi naman basta-basta lang nangyayari. Yan din ay nangyayari dahil sa kagagawa ng tao. Kaya ang tao rin ang kailangan magbago para po hindi masira ang ating mundo. That's why we should be creative. We should be enthusiastic. Kaya nakakabilib, no, yung ginawa ni Gretel na batang-bata pa. Mag-isa lang siya na tumayo, nagpro-protesta doon sa kanilang gobyerno dahil sa paninira ng mundo. Batang-bata pa, nagsasalita kung saan-saan, no, para lang sa pangangalaga ng mundo. And because of that, she got a lot of attention from so many people and inspiring so many people. So be creative and enthusiastic. May isa pong napakagandang paragraph ng Laudato Si. At yan po yung madali namang maalaala. Laudato Si 222, 222. Ang pamagat po ay less is more. Less is more. Matalinhaga. Less is more. Ano pong sinasabi sa less is more ng Laudato Si 222? Be serenely present to its reality. How small it may be. Cherish its thing and its moment. Pahalagan po natin ang lahat ng pangyayari. Ang lahat ng mga tao, maliliit na bagay, pahalagahan natin. Hindi natin mababago ang buong mundo, pero magbabago natin ang paggagamit ng tubig, ang paggagamit ng ating kuryente. Hindi natin mababago ang buong mundo, pero mababago natin ang ating pamimili. Na hindi tayo bibili ng napakaraming may plastic. Nabibili tayo ng mga kailangan lamang natin. Pahalagahan natin ang bawat isa, ang ating mga anak, ang ating mga magulang. Ngayon pong panahon ng pandemya, dito natin na-realize, ang sarap palang pwedeng lumabas na mamasyal na hindi tayo nakakalabas. Ang sarap pala, no, na tayo ay kakain sa labas, na hindi tayo nakakakain sa labas. Ang sarap pala na kung tayo ay magtatagpo, kasi hindi natin nakakatagpo. So cherish everything, every small thing, every moment. Isa pang aspect ng less is more, moderation and the capacity to be happy with little. Kailangan tayo mag-moderate, no, magtimpi sa mga mayroon tayo. At alam niyo po, health is moderation. Dahil sa maraming pagkain at hindi natin nakokontrol ang ating pagkain, kaya nagkakasakit tayo. Dahil sa hindi natin nakokontrol ang ating panonood ng mga Netflix, kaya naguguluhan yung buhay natin, yung tamad tayo. Kaya moderation sa mga paggamit, sa pagbibili, mamimili. Moderation. And the capacity to be happy with little. Kaya less is more. Hindi naman kailangan na marami para tayo maging masaya. Kahit na konting pagkain, naging masaya tayo. No? Sa konting panahon ng magsama-sama tayo. Mga panahon, yung mga bata, masaya naman na naglalaro ng mga lata-lata, no, na naglalaro ng mga
laro ang kanilang ginawa. Capacity to be happy with little, with what we have. Bahagi po yan ng spirituality of moderation. Be grateful for the opportunities with life that life affords us. Opportunities na mayroon tayo. Opportunity na tayo kasama ng mga magulang, kasama ng mga lolo't lola. Opportunity na tayo makakapaglaro. Opportunity na tayo'y nasa ilalim ng init ng araw. Be grateful and take advantage of these opportunities. Opportunity na tayo nakakapag-aral online, na tayo ay mayroong computer, laptop. Huwag nating abusuhin lang, but be grateful for these opportunities. And be spiritually detached from what we possess. Magpasalamat tayo sa mga bagay na mayroon tayo, pero huwag tayo maging attached sa mga bagay na ito. Okay, nakakatulong ang television. Kapag nasira ang television, hindi nasira ang buhay natin. Okay, nakakatulong na tayo ay may mga gadgets. Kapag nawala na yung gadgets, hindi naman nawala ang buhay natin. So, be spiritually detached. Ginagamit hanggang habang nandiyan, kapag wala dyan, patuloy ang buhay. Maghanap tayo ibang paraan ng ating pagpuno ng mga pangangailangan ng buhay natin. Spiritual detachment ay kailangan din natin sa mga bagay na mayroon tayo. And not to succumb to sadness for what we lack. Huwag nating tingnan ang mga wala tayo. Tingnan natin ang mga mayroon tayo. I-appreciate natin ang mga wala tayo at huwag nating hanap-hanap. I-appreciate natin ang mga mayroon tayo at huwag nating hanap-hanapin ang mga wala tayo. Kasi mabubuhay naman tayo nang walang mga ganyan. Kaya makikita po natin sa mga mahihirap na nabubuhay naman sila at masaya naman sila. Ako po ay nakikita ko palagi sa Tondo. Marami po mga street people sa Tondo. Wala naman silang bahay. Wala silang CR. Wala silang lutuan. Wala silang higaan. Pero masaya naman sila. Nagtatakbuhan sa daan. Yung daan ng kanilang playground. Wala silang masyadong problema. No, kaya malaking lesson din sa akin. Ako parang marami kong akong kailangan. Ay kung mawala ito, mabubuhay din ako. So let us not be sad na marami tayong kulang. Kasi marami mga taong mas may kulang pa, ngunit masaya naman. No? May isang bata na iyak nang iyak siya, hindi siya nabilhan ng sapatos na gusto niya sa kanyang birthday. Habang siya'y umiiyak, nakarinig siya sa bintana. Isang batang humahalakhak tuwang-tuwa. Dumungaw siya at nakita niya isang pilay na tuwang-tuwa nasa labas sa park na naglalaro. Siya ay malungkot kasi wala siyang sapatos. Yung batang walang paa ay masayang masaya. Malaking palaisipan sa atin ito. Ang ecological conversion ay nangangailangan po ng humility and moderation, sobriety, sapat lang. At humility to accept na hindi ko kailangan ng maraming mga bagay. So mga virtues siya na kailangan natin. Kaya the Pope tells us, happiness means knowing how to limit some needs which only diminish us and being open to the many different possibilities which life can offer. So, limit our needs. Marami pong mga needs natin instead of helping us would diminish us. Kala ko, need ko ng maraming damit, ng bagong damit, ng bagong uso. And the more I look for this, the more I am imprisoned
by my materialism, but being open to the different possibilities that life can offer us. Marami mga bata, wala naman silang video games, ay masaya silang nagtatakbuhan, masaya silang naglalaro. At makikita po natin ang example dyan ng mga bata. Kung anong mayroon sila, doon sila natutuwa. Kaya naglalaro ng mga bato-bato, ng lata, ng tsinelas, no? Nagiging paraan ng kanilang kasiyahan. So sana tayo rin, kung anong nandiyan, ay gamitin po natin, makakatulong sa atin. Dito po sa Pilipinas, kung talagang tayo'y maninindigan para po sa kalikasan, may mga issues na dapat natin panindigan. Tulad ng ang pamahala natin, kuno ay for protecting the environment, bakit naman ang daming mga permits na ibinibigay sa big minor concerns? Tulad ng nirenew uli ang Oceana Gold Company sa Nueva Vizcaya, in spite of the oppositions of the LGU. Mayroon silang 25 years concession at marami nang nasira sa mga kabundukan sa kanina paghahanap ng mga ginto. Kaya nga, umayaw na ang LGU. Ngayon, binigyan sila ng permit na naman for 25 more years of exploiting. Ang ganda po doon sa Didipio. Ang taba ng lupa. Ang ganda ng kanilang mga oranges na iyan ay sinisira ng mining. Ganon din po sa Tampakan, gold mine na 4 provinces ng Mindanao. Yan ay lupang ninuno ng mga katutubo. That will be a very big mining concern on top of the mountains of Tampakan. At ang laki po ng mga pagkasira ang mangyayari doon at gagawa sila ng tailing pond sa taas ng bundok. Kapag umawas yun, kawawa yung mga farmers, no, sa baba. Patuloy pong nagbibuild ng coal-powered plants na alam naman natin na ang coal ay dirty energy. Wala pong tinatawag na clean coal. Lahat ng coal ay dirty energy. At patuloy tayong magtatayo ng power plants that are powered by coal na mayroon naman ang cheaper and cleaner energy of the solar power. Kaliwa Dam sa Quezon Province, gagawa ng dam para po sa mga tubig sa Kamaynilaan na nandiyan. Sa tabi lang natin ang Manila, ang Laguna de Bay na pwede namang linisin. Sisirain pa ang mga forest natin sa Sierra Madre dahil dyan. Nandiyan yung permits na ginagawa para sa reclamation sa Manila Bay, sa Dumaguete, sa Cebu, sa iba pang mga lungsod natin. Alam natin po ang lahat ng reclamation ay nakakasira ng karagatan, na ecological system ng ating karagatan at marami pang ibang mining operations na pinapayagan. Sinisira lang ang ating kalikasan. Kung talagang tayo naninindigan para po sa kalikasan, dapat itong mga pangyayaring ito ay panindigan na natin. Kaya po every year, we have the season of creation. Starting from September 1 to October 4, the Feast of St. Francis of Assisi. But for the Philippines, inextend po natin ang Season of Creation up to the second Sunday of October, which for us is the Indigenous People Sunday. Yan po yung October 10 ngayong taon, 2021. The purpose is to remind us of this climate emergency. The time is ticking. We are now at 1 degree centigrade Celsius, ang init ng buong mundo. At malaki ng pangyayari. Nandiyan ang sinabi natin kanina. Ang global warming, ang pagtataas ng water sea level, ang pagkatunaw ng ating North Pole, South Pole,
ang mga extreme weather conditions. 1 degree pa lang yan. If we do not change our manner of living, we will reach 1.5 degrees in 2030, 9 years from now, which is a point of no return. Pag naabot natin yan, pataas na ang ating temperature sa buong mundo. The world will just grow higher, hotter, and greenhouse gases will just increase. At kung ang ating lifestyle ngayon ay itutuloy-tuloy lang natin na walang pagbabago, aabot tayo sa 3 degrees centigrade by 2050. Ano kaya magiging mundo ng 3 degrees centigrade? Hindi ko na siguro aabutin yan. Hindi na ako naaabot ng 2050. Pero mga anak nyo, mga apo nyo, yan yung mundo nila. Kawawa naman sila. Baka tanungin nila, anong gawa nila, ang ginawa ni Lolo? Anong ginawa ni Tatay? Noong panahon na mayroon pang pag-asa na baguhin itong climate change. Sana po, may prong pang pag-asa, ang pagkakataong ito ay gamitin na natin. So let us call for ecological conversion. Let us start with ourselves. But let us not just stop with ourselves, because it also needs community conversion. Kaya patuloy tayong kumilos na hindi masira ang ating kapaligiran. Hindi man tayo makapanawagan sa US, sa Canada, sa Australia, sa China na magbago sila, makakapanawagan tayo sa Pilipinas. Huwag nating sirain ang ganda na ibinigay sa atin ng Diyos.